So yun mga pre, ito na yung sahod natin, 1,832,740. Gumagawa ko ng video nito, hindi ito sa pagmamayabang. Gusto ko lang yung makapagbigay ng inspiration sa mga gusto magtrabaho dito sa South Korea. Dumating tayo dito sa South Korea, so may sahod na tayo. Nakatanggap na tayo ng sahod. Although hindi ito buo ng isang buwan kasi dumating kami dito sa South Korea is May 6. Tsaka dumating kami dito sa company May 11 na kasi may 4 days na quarantine. Ito yung role ng sa mga EPS na regular, may 4 na araw na pag-quarantine. So noon yun, hindi ko alam kung ilang araw na ngayon ang quarantine nila. So yun, nakatanggap na tayo ng sahod. So ayan, ito na yung payslip natin na binigay ni Sajang noong nakarang araw. So bago natin ipakita yung sahod natin, so i-shout out muna natin si Ma'am Grace Homilia Midil sa Victorious Colon, Cebu. So shout out sa iyo ma'am. So sa mga gusto mag-aaral dyan na Korean language, so hanapin niyo lang, i-message niyo lang si Ma'am Grace Homilia Midil. So maganda yung training center ng Victorious mga pre, kasi hindi kanila pabayaan. So hanggang makaalis ka, tutulungan talaga kayo. So shout out din kay Sir Ino sa San Pablo City, saka sa sa mga branch ng Victorious sa Metro Manila. So shout out sa inyong lahat. So sa mga gustong mag-aral ng Korean language, so mag-inquire lang kayo sa Victorious. So sa mga sa Cebu, so i-message nyo lang si Ma'am Grace Homilia Midil. So ayun, so ito yung sahod natin mga pre. So yun, yung ito yung bali yung payslip natin. So ito pa nga pala mga pre, yung sa likod ko, ito pong company po namin, yan, pagawaan ng boiler. So susunod na siguro video natin kapag may pagkataon tayo na makagawa tayo ng video sa loob, kung pumayag si Saja kung Jangjang Nim na makapag-vlog tayo dito. So gumawa tayo, ipakita natin yung kung ano yung trabaho natin. So yun, ngayon lang tayo nakagawa nito kasi nung nakarang araw bumibiyahe kami papunta sa Digo, sa Gumi, malapit sa Digo. Pumunta kami doon sa LG na company, may ni-repair kami ng product namin doon, maintenance. So ako ang pinasama ng kasamahan ko ng Koreano na welder dito. So bali nag-assist lang tayo. So yun mga gawa niya, so tayo yung pinapa-assist niya. So yun mga pre, ito na yung sahod natin. Ayan. So ito yung sahod natin. So yung gross na sahod natin is 1,832,740. Ito yung gross sa loob ng 18 days lang, yung 18 days na araw sa pagtatrabaho natin. So hindi ito buo ng isang buwan mga pre, dahil dumating tayo dito may ilibin na. So yun, gross natin. So may kaltas ito ng income tax at saka local tax at saka sa drug test. Yun, drug test, yun, bago tayo kinuha ni Sajang doon sa quarantine area. So may pinapagawa na medical. So bago na tayo punin ni Sajang. So yun, sa halaga ng drug test 35,000 won. So may dinidakan tayo. So at saka sa local tax 1,900. At saka sa income tax is 19,000. So ito yung income tax mga pre. Bali makuha natin ito kung sa loob ng sa isang taon ata, kapag umabot tayo limit ng tax dito sa South Korea,
pag lumagpas tayo, may ano tayo, bumabalik sa atin to. Pero kung hindi tayo lumagpas sa ilang ano limit sa income tax dito, ano, hindi ito magbayad tayo. Yun. Tayo pa magbayad pag hindi tayo umabot sa kanilang limit. So yun, makuha natin ito. So yung total deduction natin is 55,900 won. So yun ang net natin, yung bali lang linis natin is 1,776,841. So ito yung halaga na kita natin. So yun, 1,832,741. So sa piso ito halaga ng 76,289.86. So depende po ito sa palitan ng won to piso. Kung tumaas ang piso, bumaba yung won. Pag tumaas ang won, bumaba ang piso. Yun, depende po niya sa palitan ng piso, mga pre. So yun, ang linis natin is 1,776,840. So ito yung linis natin. So sa halaga ng piso, 73,962.96. So ito yun, 73,962 yung linis natin, mga pre. So yun, yung sahod natin, yan. So hindi natin ito wini-withdraw sa ATM natin, sa account natin, kasi yung ginagamit dito is card. So yun, gumagawa ko ng video na ito, hindi ito sa pagmamayabang. Gusto ko lang yung makapagbigay ng inspiration sa mga gustong magtrabaho dito sa South Korea. Sa mga gustong mag-aral, gustong nangangarap na makapunta dito, aral lang kayo, aral. At saka maghintay ng tamang pagkataon. Kasi yung South Korea, ang hirap pasukin, mga pre. Kasi maraming talagang process. Hindi basta-basta makapasok dito. Maraming nag-abang, maraming gustong makapunta dito. So isa tayo na napakaswerte na napili na nakapunta dito. So yun lang siguro, mga pre. Stay safe, God bless, and thank you, and peace out. Salamat sa pagpunod na video na ito. So sa mga sa mga gustong updated sa mga video natin, so subscribe nyo ako at hit na rin ang notification bell para updated kayo sa mga upload natin dito sa South Korea. So yun lang mga pre. Stay safe, God bless, and thank you, and peace out.